let it bang. Day 6. Nasa ilalim ako ngayon ng lock bed. So, nakaporma na yung wirings para sa gagawin naman na mini lababo lang. So, maliit na lababo lang to. So, nakaporma na yung sa ilalim. Pagdadaanan mismo ng kuryente. Kasi, magsasaksak dito sa lababo. Then, syempre, sana kaya pa yung budget. Kyle's. Babo. Malaman natin kung kalalabasan. Binili mong dati. Yan, dinuktong yan dito guys, sa may. 60x60? Pangit yung ano, no? Pagkakasagan mo yung ano, then, ito yung update guys. O, lalagyan na lang niya ng hawakan. Ang mapapansin nyo. So, next, so, para maiwasan yung kanto, lalagyan ng ganyan guys, para hindi makaanto. Tingunti na lang guys, may daraan. Ito na yung daraan ng tubig. Ito na yung dadaan. So, malapit din sa bintana. Shoutout nga pala sa mga taga malapit sa Green Hills, pero the 11 din. Shoutout sa inyo lahat guys. So ayan. So may kuryente na rin, kabang. Pinadaan niya sa ilalim. Ayan. Tumaan dyan. Ayan, wirings, inabang na. Tapos yan, ginagawa na rin yung design. Ayan, dyan din design, tapos hard deflex na. Harang na. So yun na nga, shoutout sa inyo na guys, Kuya Bumi. So day 6, so, natapos na amin. Update ko lang kayo, so nakaporma na yung kisame, nakaporma na rin yung loft bed. Yan yung mga hard deflex na kulang. Yun, kukompletuhin namin bukas para mabuo na yung kisame. Then, nag-change plan tayo instead na aparador sa ilalim ng loft bed. Lagyan natin ng lababo kasi yung lababo namin nasa taas. So, napakahirap naman kung yung mga hugasin ko, iakit ko pa sa taas para lang mahugasan. So, I decided na maglagay ng lababo kahit maliit lang doon sa ilalim ng loft bed para presentable pa rin tingnan at convenient pa rin. Para hindi nga naman naaakit sa taas. Then, yun, ano, yung dating tiles na nakalagay na vinyl doon. So, nabakbak na rin. So, ipapalitan na lang yun. Huli, yun na yung pinakahuling gagawin. Yung tiles, huli na talaga siya. Then, ito ba yung mga nabago? Siyempre, yung hagdanan, meron na. Meron na siyang naka, may handle, may hawakan na siya. Doon sa hagdanan. Tapos may design na rin yung pag-akyat. Then yung the rest na bakante ron, haharangan ko talaga. So lalagyan ko siya ng hard deflex. So kailangan ko talaga na maging magkaroon ng privacy.
So kaya sasarado yun. Talaga pwede sa akin yung open. So yun lang. Then yung aircon na bubutasan. So di ko pa nang kuha yung sukat. Anti-alien, baka naman. So, ano pa ba yung update? So yun lang. Yung pala yung update ko sa day 6. So, then, sad to say, si Kuya Ricky, kailangan niya muna mag-exit. Pagsamantala lang naman. Dahil yung budget kailangan matipid ko. Kasi baka mag-running out balance na ako. Hindi ko siya kaya mapasahura. So we decided to i-out muna siya sa team. For the meantime lang, hanggat wala pang pondo. Pero pag magkaroon, back ulit. Para may helper. Pero ako muna yung mag-helper sa kanya. This coming Friday, Saturday, Sunday. So tutulungan natin siya para makaless ng cost. So yun lang, keep subscribe lang guys. Tulungan niyo si Kuya Bumi. So masaya na ako na na-appreciate niyo yung munting kwarto, unti-unti nang gumaganda. So para sa sarili ko yun, para sa pamilya ko, ibibigay na yung panibagong inspirasyon na dati talaga trabaho, tulog, laro lang ako, ML, ganun. Pero ngayon, make it real. Ito talaga yung laro ng buhay. So, kailangan may mapatunahin kahit pa paano. So, yun lang. Maraming salamat. Thank you.